Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong July 18, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Ayan, stillness, movement, so parang hindi nyo alam no, kung saan kayo pupunta dito. So you are very vulnerable ngayong araw na to. Pwedeng ang dami-dami nyong nafe-feel, air signs ngayong araw. Pwedeng meron dito, meron kayong gustong sabihin, pero kinakalma nyo yung sarili ninyo. Parang eto, kung may problems man kayo or may good news man kayo na sasabihin, hindi nyo alam kung sasabihin nyo ba or mananahimik lang kayo dito or sa sarili ninyo lang ba yung mga nararamdaman ninyo. So medyo nahihirapan kayo dito. Pwedeng urong-sulong kayo dito. Or merong tao dito sa life mo na urong-sulong. Hindi mo siya maintindihan. You know, kahit na nag-open up ka na sa taong to, kahit na sinabi mo na kung ano ba yung nararamdaman mo towards dito sa connection ninyo, sa relationship ninyo, kung ano man yung relationship mo with this person, pero yun, parang hindi kanya magets. Yan yung nakikita ko dito. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin? What is stillness? What is lake? Tignan natin. Okay, imprisonment. Okay. So, tignan mo. Walang paggalaw dito. So, nahihirapan yung taong to. Pwede kasi na bound siya by a contract, bound siya by a relationship, isang kasunduan. Yun yung nakikita ko dito. Tignan natin, spirit guide, what is movement? Ano naman tong movement na ito? Thoughts. So, alam mo, kahit hindi kumikilos yung taong to, or maybe ikaw to, air signs, kahit di ka, you know, wala kang ginagawa ngayon na actions, pero nag-iisip ka dito. So, parang ganyan lang. Pwedeng nag-iisipan lang kayo ng taong ito. Walang gumagawa ng action dito, pero parehas ninyong naiisip yung isa't isa. What is vulnerability, spirit guide? High honor. So, ayan. So, yung mga sinabi mo sa kanya, diba? Some of you kasi, air signs, medyo nag-overshare kayo sa ibang tao. So, medyo hinahinay kayo dyan sa pagkikwento. Kasi, alam mo, pwede nilang magamit yan sa'yo. Okay? Pwede ka nilang atakihin dito sa mga nalalaman nila towards sa nangyayari sa life mo. So, kailangan mo lang nga talaga dito ngayon ay tumahimik. Kalmahin mo yung sarili mo kasi ikaw lang yung makakatulong sa'yo ngayon. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa'yo. Pero bago yan, ito po yung lucky numbers mo. We have number 29, 16, and 25. So, pasensya na po kayo. Ayan, malakas yung ulan ngayon. So, mag-iingat din po kayo at huwag magpapaulan para hindi magkasakit. Tignan natin, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin, spirit guide. Ayan. So, you should protect nga pala, air signs, no, yung sarili mo. Tignan mo, oh. Ano yung mga nandito? Canyon. Kunwari lang, hindi ko alam kung ano tama ba yung sinabi ko. Tapos, ito ikaw, oh, nasa open field ka. So, ang dali mong targetin, hindi ba? I mean, wala kang kaharang-harang dito. Tignan natin. So, you need to protect yourself as of this time. So, kung meron ka man dito, alam mo yun, kung nakakaramdam ka ng urge na mag-message sa isang tao, pigilan mo muna yung sarili mo kasi hindi yun makakabuti sa'yo as of this time. Check natin pagdating sa iyong trabaho. Kamusta po ang trabaho, spirit guide? We have 10 of emotions. So, fulfilled naman ikaw dito, air signs, pagdating sa trabaho mo, pagdating sa mga ginagawa mo ngayon. So, sabihin natin, kahit na yung iba sa inyo, pwedeng wala kayong day off, ayan, pwede rin nasa isang lugar lang kayo, paulit-ulit lang yung ginagawa ninyo araw-araw. Pero pag natatapos mo naman kasi yung trabaho mo, talagang fulfilled ka, alam mo yung masaya ka kasi nagawa mo yung task mo for today. So, tignan natin. Tapos, eto din, yung iba naman sa inyo is family yung turingan ninyo pagdating dito sa trabaho. Diba? Eh, family din naman talaga nagkakaroon ng away. Hindi ba? Wala namang perfect family. So, ayan. Sobrang lakas ng ulan. 10 of Cups. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan, we have 6 of Voices. Yan, pagdating naman dito sa money ninyo, may mga bagay talaga na need nyo nang i-let go. Tignan mo, may movement tayo dito. Actually, movement din to, no? So, pag-isipan nyo, air signs, ano ba yung mga nagpapahirap sa inyo dito? Tapos, pwede rin na meron na kayong kaya nyo nang bayaran, pero hindi ko alam kung bakit pinoprocrastinate nyo pa. So, kung gusto ninyo na makamove forward dito, you know, sa mga bills ninyo, sa mga bayarin, ayan po, gawan nyo na talaga ng solusyon. At pag-isipan ninyo, paano nyo ba hati-hatiin yung inyong kinikita?
ear sign. Some of you, alam nyo naman na yan. Kaya lang kasi pwedeng may mga bagay dito na mas inuuna nyo pa kaysa sa mga needs ninyo. Parang hindi nyo yun maiwasan. Ear signs, meron dito. Kung hindi kayo yan, pwedeng asawa mo yan, pwedeng family members mo. Tignan natin, spirit guide, pagdating naman po sa negosyo. We have 4 of emotions. Ayan. So, tignan mo yung iba sa inyo. Ang dami-daming offer sa inyo dito, air signs. Pero, saan kayo nagfo-focus? Doon sa mga nawala sa inyo. Sabihin natin, baka nito mga nakarang araw, nalugi kayo. Kasi nga, naging mabait kayo dito, air signs. Oo. Tapos, meron din dito, pwedeng nagtanong regarding sa supplier mo. Ngayon, kumukuha na din sila doon. So, basta pagdating sa business, huwag kayo mag-share ng any information. Confidential dapat yan, ear signs. Pagdating sa business mo. Kaya, kung meron nagtatanong dito, mag-isip ka na lang ng isasagot mo. Yung, or sabihin mo na lang talaga honestly na, ay naku, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung sino yung supplier ko. May mga ganyan kasi mga kaibigan mo na akala nila okay lang pinag-uusapan yung ganyan. Pero actually, hindi naman talaga. So, we have 4 of emotions. So, huwag na kayong malungkot dito, ear signs, kasi may magagawa pa po kayo at mas marami pa kayong kikitain dito. Focus kayo sa nangyayari ngayon kasi yung iba sa inyo sa past kayo nakafocus. Ayan, sabi ko nga sa mga nawala sa inyo. Tignan natin, spirit guide, pagdating po sa love life. Kamusta po ang love life ni ear signs? Para sa mga single, we have queen of inspiration. So, marami sa inyo dito. Ayan. Focus kayo dito sa inyong sarili. More on sa sarili. Ayan po. So, mas matatag na din kayo ngayon, ear signs. I know, very confident kayo dito. We have stabbed in the back. Kaya naman pala. Kasi natuto na kayo dito, ear signs. Okay, naging mas matapang talaga kayo ngayon. Tapos, guarded talaga. Medyo cold kayo. Hindi naman cold, pero more on guarded. Oo, hindi kayo masyadong nakikipag-close ngayon kung kani-kanino. Some of you, kaya ganyan din kayo. Ganyan kayo ngayon kasi pwede po na nasasaktan pa rin kayo. So, hindi pa kayo totally nakaka-move forward. Pero you are trying your best naman. Tingnan natin, spirit guide. Pagdating sa mga in a relationship, we have self-indulgence. So, marami dito pwedeng hindi kayo masyadong nagkakausap ng person mo ngayon. Pwedeng meron kayong pag-aaway at mas parang mas sa tingin ninyo parehas na mas magkakasundo pa kayo kapag hindi muna kayo nag-usap ngayon. So, we have death card. Ayan nga. Oo, pwedeng ito yung new approach ninyo ngayon pagdating sa mga problems ninyo. Hindi mo na kayo mag-uusap. Kasi pwedeng nalaman nyo na, ear signs, na pag kayo pala ay puno ng emosyon, kung ano-ano talaga yung nasasabi ninyo. Kaya ayan, pwedeng nag-decide kayo dito. Pwedeng may cool off din dito. Nag-cool off muna kayo ng person mo. Kaya nga may urong-sulong tayong energy dito. Ayan, pwede kasi meron dito na nasasarapan na ba kayo sa feelings na wala kayong iniintindi. Ayan, no? Alam mo yun? Kaya parang urong-sulong kayo dito sa relationship ninyo. So, tignan natin para naman sa mga mag-asawa, we have naman the world cosmos. Okay, the world lang yan. So, may isa-celebrate, pwedeng may anniversary dito. Happy anniversary, ear signs. Ayan, Gemini, Libra, Aquarius, kung anniversary nyo man po ngayong araw na ito. Para sa mga mag-asawa, we have love bombing. Ayan. So, ito, pwedeng tapos kasi nakabaliktad naman to. Tapos na siguro yung asawa mo sa ganito. Ayan. Meron din dito pwedeng natapos na nga yung relationship ninyo because we have the world. Pero kasi yung iba naman, nagsiselebrate lang kayo dito ng anniversary. Ayan. So, pwedeng mas naiintindihan ka na ngayon ng asawa mo. Hindi na lang sarili niya yung iniisip niya ngayon. Ayan, some of you, simula nung nagsalita kayo, yung talagang nilabas niyo talaga yung emotions ninyo, mas naiintindihan ka niya. Tignan natin, spirit guide. Kasi parang meron dito sinasabihan kayo na parang umaarte lang kayo, ganyan sa mga nararamdaman ninyo, ear signs. Pero ngayon kasi nagigets ka na niya. Tignan natin, spirit guide. Tapos hindi na lang one-sided. Alam mo yun, hindi na lang puro ikaw yung nag-effort dito or hindi na lang puro asawa mo yung nag-effort dito sa relationship ninyo. Parehas na kayo, ear signs. Masabi ko nga, mas naiintindihan mo na siya. Tignan natin, blessing spirit guide. Ano po ang blessings na pwedeng tumating kay ear signs ngayon? We have healing. So, ayan, healing. Okay? Mental. Physical, mental, emotional, spiritual healing. We have inspiration. So, mas inspired kayo na kumilos, mas inspired kayo na umaksyon dito, spirit guide. At nandyan din po, nakabantay yung spirit guide ninyo. Kung meron din dito humihiling na magkaroon ng anak or ito yung hinihintay ninyo, pwedeng malapit na yung mangyari. 4 months from now for some of you. Prosperity. Ayan, may paparating din dito na kasaganaan para sa inyo. Love, money, career, ear signs.
So, focus kayo sa mga dapat ninyong pagfokusan ngayong araw na ito. 29, 16, and 25, your lucky number. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!